Hello everyone and welcome back to our channel. So kung bago pa lang po kayo sa ating channel, don't forget to hit the subscribe button para maging updated sa ating mga upcoming videos. So for today's lesson, ang pag-aaralan po natin ay ang easiest way to memorize the formula in getting the percentage, base, and rate. At ito ay ang tinatawag na Tekkan's Triangle. So, ang Tekkan's Triangle ay napaka-effective na paraan para madali nating maalala ang mga formula sa pagkuha ng percentage, base, and rate. Ginagamit din ito sa iba pang mga formulas katulad ng pagkuha ng speed, distance, and time. But magpo-focus muna tayo sa percentage, base, and rate. So, na natin patagalin pa, simulan na po natin. So, first, let's draw a triangle. And then, itong triangle na to, hatiin po natin sa tatlo. So, ganito po yung magiging hati. And then, sa taas po, ilalagay natin ang letter P, stands for the percentage, B for the base, R for the rate. So, yung P po, hindi yan pwedeng ma-misplace. Dito lang talaga siya sa taas. Ito pong dalawa, pwede naman itong magkabaligtad. Hindi po maapektuhan ng ating formula. So, let's start in finding the formula in getting the percentage. So, kapag percentage po ang nawawala, ang formula po natin, percentage is equal to, magkatabi po sa baba ang B at R. Pag magkatabi, ibig sabihin multiplication. So, base times the rate. So, the formula in getting the percentage, we will just simply multiply the base and the rate. Ganun lang po siya kadali. Then, kapag ang missing naman po natin ay ang base. So, base, then, letter B equals yung nasa taas po, and then, over, ibig sabihin, division, fraction. So, P over, ito po yan, over R. So, the formula in getting the base is simply divide the percentage over the rate. Okay, so divide the percentage by the rate. Then lastly, in getting the rate, so ano naman po yung nasa taas? Ganun pa rin. P over B. So P over B. Lalagyan lang po natin ng times 100. Kasi si rate, okay, siya yung ating may percent sign. So, we need to multiply by 100. Then, of course, para maging tama yung sagot natin dito, kailangan muna nating i-change si rate sa decimal form. Okay, yung percent niya, gagawin muna nating decimal form. So, meron tayong videos noon na nag-change ng fractions to decimal or to percent form. Lang po, ganyan lang po kadali ang pagkuha ng ating mga formulas involving the Tekkan's Triangle. So, kapag alam natin yung triangle na to, hindi tayo malilito, hindi tayo magkakamali. Okay, sa ating formula sa pagkuha ng percentage, base, and the rate. So, I hope nakatulong itong lesson na ito para mas madali tayong matuto, okay, at makapag-memorize ng formula sa percentage, base, and rate. So, marami pong salamat!